Hi guys! Ngayon gagawa tayo ng Spanish bread. So ito yung ating mga kailangan. Yeast, all-purpose flour, water, milk, sugar, oil, and salt. So ngayon ang tasa na natin guys. So i-mix natin itong tubig sa kawal. Then, ayun dyan ng asukal ng 2 tips. So ito na siya guys, lagyan natin ng 2 tablespoons. So dito ako kumuha ang 2 tablespoons sa 1/2 cup ng sugar. So ayun siya. Kailangan natin dito guys is 1. Hindi mainit na mainit kasi mamamatay yung ating rice. So ayun na siya guys, pwede na siya, warm na siya. Then ilagay na natin ang ating yeast. Ilagay natin yung ating yeast guys. Mix mo lang siya ng konti. Hanggang sa magbagos ito siya guys. Hintayin natin ng 5 to 10 minutes. So habang nag-antay tayo ng magbagos yung ating yeast, talaga natin ito ating asukal tsaka asin. Then mix natin siya. So, ito na siya guys, yung ating yeast, nag-bubbles na siya. Ayan, kita niyo ba? Yun. So, pwede na ito siya guys. Then, lagay natin yung mantika. Mix natin. Then, pwede natin yung ating mix na all-purpose flour sa sukal. So, ito na siya guys, yung ating mix na rin na. So, i-knead na naman natin yung ating dough ng 10 to 15 minutes. Tapos ito yung ginagamit natin guys na bowl. Lagyan din natin yan ng mantika para mamaya lagyan natin yung ating arena. So, knead muna natin ito guys ng 10 to 15 minutes. Pag medyo madikit pa siya guys, then add kayo ng arena, kaya oil. So ito na yung ating dough guys. After 10 to 15 minutes, ito na siya. Ayun, then ito, ganyan mo lang siya guys. Kita niyo ba? Ganyan mo lang yung ating mantika. Then ilagay natin ito ating dough. So ito na siya guys. Nilagay ko na yung ating dough. So ngayon,
tatakpan natin siya guys ng cling film. Cover natin to siya guys ng 1 hour to 145 minutes hanggang sa mag-double size na siya guys. So ito na siya guys. So ayan na siya guys. After 1 hour and 45 minutes, nag-double size na yung ating dough. So dito pala guys, naglagay na ako ng mantika. Para paglagay natin mamaya, hindi siya mag-dikit. Cut ko lang to siya guys. Depende sa size na gusto nyo. So, yun na siya guys. Gawin natin dito, bilogin natin to. Ilagay natin dito kasi mamaya patubuin na naman natin yan ng 30 minutes hanggat sa mag-double size na rin siya. So, ayan na po siya guys. Tapos na natin siya mabilog. Ngayon, tatakpan na naman natin siya. Hanggang sa mag-double size ulit siya guys. For the filling guys, we need the sugar, butter, and the breadcrumbs. Then, i-mix natin to guys. So, ito na siya guys. Tapos ko na siya i-mix. So, ito na siya. Ayan. So, ito na po yung ating dough guys. After 30 minutes. Then, maglagay tayo dito ng extra breadcrumbs.
So ayan na siya guys, tapos na tayo mag gawa. So takpan na naman natin ulit siya ng 30 minutes. So ito na po yung ating Spanish bread. After 30 minutes, nag-double size na po yung ating Spanish bread guys. Nag-preheat na din ako ng oven ng 180 degrees Celsius at i-bake natin ito sa 10 to 15 minutes or until mag-golden brown siya guys. So, luto na yung ating Spanish bread guys. So, ayan na po yung ating Spanish bread guys. Nilipat ko na siya sa Tupperware kasi malamig na siya. So, sa gusto po ng recipe, ilalagay ko po siya sa description sa baba guys. Kung na-miss nyo ang Spanish bread, then subukan nyo magluto guys. Thank you for watching guys!